Hello po sa inyo, Sir Malikmata. Ako nga pala si Jade. At may horror experience lang akong gustong ibahagi sa inyo. Ito po ay nangyari lang sa akin 2 years ago. Hindi ko na matandaan kung anong buwan at eksaktong petsa. Basta ay natanggal ako noon sa isang restaurant na pinagtatrabahuan ko. Dahil nagbabawas daw ng mga staff. Isa naman ako sa mga malas na nawalan ng trabaho. Pagkatapos po noon, ay ilang araw din akong sumubok na maghanap ng panibagong trabaho. Handa naman akong pasukin kahit ano, lalo na at kailangan ko rin ng pera. Pagkatapos ng isang linggong paghahanap, ay nakakita po ako ng isang shoe shop o tindahan ng mga sapatos sa bayan. Hiring sila noon at naghahanap ng mga bagong staff. Wala namang masyadong requirements na kailangan. Kaya sinubukan ko. Kinausap lang po ako ng may-ari ng shop. Parang interview na rin. Maayos ko namang nasagot ang lahat ng mga tanong na gusto niyang malaman. Kaya siguro natanggap din ako agad. May 2 lang po akong kasama sa shop. Isang babae at isang lalaki. Yung lalaki ang nasa cashier at yung babae ang nag-aasikaso at nag-a-assist sa mga customers. Nung pumasok na ako, ay taga-assist din lang ako ng mga customers. Kung ilalarawan yung shop, ay medyo may kalakihan din po yon. At yung mga produkto ay medyo may kamahalan din. Mostly ay nanggaling pa sa ibang bansa at mga brand new. Okay naman ako doon. Mabilis ko rin lang na naging kaklose yung 2 kong kasamahan. Hanggang sa isang araw, ay doon na nagsimula yung mga nakakakilabot na karanasan ko sa shop na yon. Umaga pa lang noon, wala pa kaming mga customer. Nasa loob ako ng stockroom at nag-aasikaso ng mga i-display na mga sapatos. Tinitingnan ko ang bawat kahon. Nang sa kalagitnaan ng ginagawa ko, ay may kumalabit sa akin. Noon pong lumingon ako ay nakakita ako ng isang batang lalaki. Siguro ay nasa 6 na taong gulang pa lang. Nakangiti siya noon sa akin at hindi ko maalis sa isip ko na kamukhang kamukha niya yung boss namin. As in yung buong mukha niya ay kamukha nung nakausap ko sa interview. Kaya naisip kong baka dumating si sir at anak niya yung bata. Lumabas ako noon pero nanatili lang sa stockroom yung bata, Sir Malikmata. Hinayaan ko na rin lang siya doon. Paglabas ko ay nakita ko yung kasamahan kong babae at tinanong ko siya kung nandoon ba si sir. Pero mukhang nagulat siya sa akin at tinanong kung bakit. Sinabi ko naman sa kanya na nandoon kasi yung anak niya sa loob ng stockroom, yung batang lalaki. Napatigil nun sa ginagawa yung kasamahan ko at lumapit sa akin. Sabay bulong nang, "Wag na wag mong kakausapin yung batang yun. Multo na yun." Nagtaka pa ako at inakala ko ngang nagbibiro siya. Pero sinabi niya sa akin na anak daw yun ng boss namin at matagal na yung patay. Pero kadalasan ay pag-alagala lang ang kaluluwa nun dun sa shop at kadalasan ay nakikipaglaro. Kapag ganun daw, ay magkunwari na lang daw akong hindi siya nakikita para tantanan niya ako. Kinilabutan po ako nun, Sir Van. At halos hindi ko na magawang dalhin ang sarili ko sa stockroom kung saan ay may tinatrabaho ako. Pero matapos ang ilang buntong hininga, ay bumalik ako sa stockroom. Wala na po doon yung bata, kaya ang ginawa ko ay mabilis akong nag-asikaso doon at lumabas na akong saan naroon yung mga kasamahan ko. Noong sumunod na araw naman, mga bandang hapon, habang katatapos lang namin mag-entertain ng mga customer, ay nagmeryenda kami. May papizza nun si boss na sumaglit lang doon dahil may pupuntahan daw siya. Habang kumakain kaming 3 nun, ay nagkukwentuhan pa kami. Nang maya-maya ay, bigla na lang naglaglagan ng ilang pares ng mga sapatos na nakasabit sa may dingding. Nagkatinginan po kaming 3 nun at batid naming hindi basta-basta kayang gawin ng hangin lang yon. Lumapit kami doon ng mga kasamahan ko at pinagtulong-tulungan na lang naming ligpitin yung mga sapatos na nakakalat sa sahig.
Habang nagliligpit po kami, ay kinilabutan ako ng umalingaw-ngaw sa buong tindahan ang tawa ng isang batang lalaki. Kasunod pa nun ay ang mga yabag ng parang batang tumatakbo sa loob din lang ng shop. Pinagtataasan na ako ng mga balahibo nun, pero patuloy lang sa pagtawa yung bata. Hindi po namin siya nakikita, Sir Van. Alam kong natatakot na rin yung mga kasamahan ko, pero nagpatuloy lang sila sa ginagawa, kaya ganun na rin lang po ang ginawa ko. Maya-maya ay tumahimik na sa shop at hindi rin katagalan ay naayos na namin yung mga sapatos. Noong pabalik na kami sa may counter, ay bigla na lang tumilapon yung kahon na may kasama pang ilang gayat ng pizza sa sahig. Lumipad yun na parang itinapon, kaya halos namutla na po ako. Pero binulungan ako noon ng mga kasamahan ko na huwag magpapahalatang natatakot dahil mas lalo kaming tatakutin. Kaya no choice na lang din po kami at inayos na lang yung kalat sa sahig. Mabuti naman at yun na ang huling ginawa ng bata sa araw na yon. Ilang araw pang lumipas at hindi siya nagparamdam, kaya inakala kong matatapos na yun ng isang gabi. Habang nagpapahinga sa bahay, ay naalimpungatan ako nang marinig na may tumatawa sa loob ng kwarto ko. Pamilyar na pamilyar sa pandinig ko yung tawa, at hindi po ako maaaring magkamali na yun yung bata na nasa shop kung saan ako nagtatrabaho. Bumangon ako noon at binuksan ang ilaw. Sinusubukan kong muling bumalik sa pagtulog. Nang maya-maya ay may bumulong sa kanan kong tenga nang, "Sige na, laro tayo." Napabalikwas po ako noon sa kama at dahil hindi na alam ang gagawin, ay pumunta ako sa kwarto ni kuya at doon nakitulog. Hindi ko na lang sinabi ang totoong rason at nagdahilan na lang. Kinabukasan ay pumasok ako at sinabi sa mga kasamahan ko na sumunod nga po yung bata dun sa bahay at doon ang aabala. Ang ipinayo nun sa akin ng mga kasamahan ko ay magpadasal sa bahay o magpausok ng insenso at kamangian. Ganun nga po ang ginawa ko kinahapunan. Nagpaliwanag naman ako sa mga kasamahan ko sa bahay at bagaman alam kong naguguluhan sila, ay hinayaan na rin lang nila ako. Nakatulog ako ng gabing yun na maayos. Nung pumasok ako nung sumunod na araw, ay sinabi ng mga kasamahan ko na bumalik na naman daw yung bata. Naisip ko noon na siguro ay hindi po talaga maiwan ng bata yung shop at siguro ay may mga alaala siya ron na gusto niyang balik-balikan. Nakatagal naman ako dun sa shop ng halos isang taon. Pero nung hindi ko na matagalan yung pagpaparamdam ng bata, ay nag-resign na po ako at lumipat dito sa pinagtatrabahuan kong fast food ngayon. At least dito ay walang nagpapakita at wala pang space ang multo. Anyway, maraming salamat po sa pakikinig, Sir Malikmata. Mag-iingat po kayo at maging ng pamilya nyo palagi. Pagbati po sa inyo, Sir Van. Ako nga pala si Mayumi. May isishare lang po akong kwentong kababalaghan sa inyo. Sana ay mapansin nyo ito at mapiling ibahagi sa mga tagapakinig nyo. Noon pong bata pa lang ako, nasa ika-anim na baitang pa lang sa elementarya, ay kinuha na sa amin ang lola ko. May sakit na po kasi si lola, pero hindi pa naman siya ganun katanda na hindi na nakakalakad at bedridden na lang. Malakas pa po ang katawan ni lola at biglaan din lang ang pagkawala niya. Si lola na po ang nagpalaki sa akin, kaya naman ay sobrang malapit ako sa kanya. Simula nang mawala si lola, ay sinamama at ilan ko pang mga tita ang nakasama ko sa bahay kung saan kami lumaki. Malaki po kasi ang bahay ni lola at lahat ay may kanya-kanyang mga kwarto. Simula nang mawala si lola, ay pinanatili naming buhay ang kwarto niya. Wala kaming ginagalaw ni isa sa mga gamit niyang naiwan
at isinara lang namin ang pinto para hindi kami masyadong malungkot kapag nakikita yon. Ilang linggo lang ang nakalipas, simula nang mailibing si Lola, ay nag-umpisa na po siyang magparamdam sa bahay. So doon po kasi sa may sala namin ay may dalawang shurak. Gusto kasi ni Lola ay palaging nakaayos sa mga tsinelas at sapatos namin kapag papasok at lalabas ng bahay. Ayaw niya nang makalat. Isang umaga, mga bandang alas 8 yon. Nagising po kami at nag-almusal. Habang nag-aalmusal kami, ay bigla na lang nagtanong si Mama kung sino raw ang gumamit ng sapatos ni Lola at nandoon sa shurak sa labas. Marumi at may mga nakadikit pang ang mga damo at lupa sa may talampakan. Pinagsasabihan kami noon ni Mama dahil bawal pa raw suotin ang gamit ng taong namatay, maliban na lang kapag nakaisang taon na. Walang umamin noon at lahat din nga kami ay napatanong kung sinong gagamit noon. E gamit yun ni Lola na kamamatay lang. Ang ginawa na lang noon ni Mama ay nilabhan yung sapatos at nung matuyo po ay ibinalik sa kwarto ni Lola para daw wala nang mangialam. Noong sumunod na araw ay nagising kaming nagsisermon si Mama. Nandoon na naman daw po kasi yung sapatos ni Lola sa labas. Marumi ulit at nakapatong dun sa shurak. Kagaya kahapon ay tinanong kami ni Mama pero walang umamin. Binulungan pa ako noon ng isa kong tita at biniro na baka raw si Lola. Nakagawian na po kasi ni Lola na lumabas tuwing sumisikat ang araw para maglakad-lakad at bumalik ng mga bandang alas 7 o alas 8. Ginagawa niya raw yun para hindi tuluyang manghina ang katawan. Alam kong binibiro lang ako ni tita pero hindi ko maiwasang isipin noon na may posibilidad din na si Lola nga ang gumagamit. Pero kapag iniisip ko lalo ay tumataliwas din ang utak ko. Kasi paano mangyayari yun eh wala na si Lola. Hanggang sa isang madaling araw ay nagpa siyang gumising ng maaga si Mama. Nagbantay siya sa may kwarto niya na malapit sa may pintuan para tingnan kung sinong maagang aalis at gagamit sa sapatos ni Lola. Mga bandang alas 5 daw yon nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Lola. Sumilip daw dun si Mama at laking gulat niya nang makita si Lola. Nakatayo at suot-suot yung sapatos at bigla na lang nawala. Halos atakihin daw sa puso nun si Mama at hindi makapaniwala sa nangyari. Pumasok siya sa kwarto niya at bumangon lang nung magising na ang lahat. Ang una niyang pinuntahan nun ay ang labas at nakita niyang nandoon na naman yung sapatos ni Lola na marumi na ulit. Noon din ay bumisita po kami sa sementeryo ni Lola at nagtirik din ng kandila sa may kwarto niya para daw tuluyan na siyang manahimik sa kabilang buhay. Ang sabi rin kasi ng isa kong lolo ay baka raw kaya ganun na lang ang ginagawa ni Lola ay dahil hindi niya palubusang natatanggap na wala na siya. Kaya patuloy pa rin niyang ginagawa yung mga bagay na nakasanayan na niya. Noon naman pong bisitahin namin si Lola ay nagpadasal din kami. Ilang araw lang ay umayos na ang lahat sa bahay at hindi na umalis pa sa kwarto ni Lola yung sapatos niya na ginagamit niya kapag lumalabas. Nandoon na lang yon at nakatabi. Naghihintay na maluma dahil hindi na masusuot pa ng dating nagmamay-ari sa kanya. Good evening po, Sir Malik. Ako nga pala si Yorme at may gusto lang akong ibahagi na kwento sa inyo. Ito ay na-experience namin ang kasintahan ko noong unang beses naming magsama sa iisang bubong. Noong mga panahong yon ay nagtatrabaho pa lang kami sa isang malaking kumpanya sa Laguna. Live-in na po kaming dalawa at wala pang planong magkaanak noong mga panahong yon. Nakatira kami sa isang apartment na good for siguro 4 to 5 people na rin. May kalakihan din yung apartment. Kaya nung makita namin yun ng girlfriend ko,
ay yun na agad ang nagustuhan namin. Noong lumipat kami ron, ay namili lang kami ng mga gamit at nilulok forward talaga namin ang pagtira doon dahil unang beses naming magsasama. Maayos naman ang mga unang buwan namin doon sa apartment. Hanggang sa nagkagulo na nga ang lahat noong mag-umpisa nang may magparamdam sa amin sa apartment na yon. Ang unang nakaranas nito ay yung girlfriend ko, Sarban. Sabado noon, hindi kami magsabay ng shift. Siya ay day shift at ako naman ay night shift. So nagtatrabaho siya nung umaga hanggang alas 7 ng gabi. Habang ako naman ay umalis sa apartment ng mga alas 6 ng gabi. Kaya hindi na kami nagkaabot dalawa. Babiyahe pa rin kasi kami at medyo may kalayuan pa. Mga around 8 PM na raw nakauwi nun yung girlfriend ko. Dumaan na raw siya sa may kanto at bumili ng pagkain bago umuwi. Pagod na rin kasing magluto. Noong makauwi siya sa bahay, ay nag-shower lang siya saglit at inihanda ang pagkain. Pumunta raw siya sa sofa at doon umupo. Habang kumakain daw siya noon, ay napakinggan niyang parang may nagtatatakbo. Akala niya nung una ay mga bata lang na naglalaro sa may labas ng apartment kasi may mga kapitbahay din naman kami, kaya hinayaan na lang niya. Pero maya-maya ay mas lumakas na raw yung mga ingay at dumating na nga sa puntong parang sa mga kwarto at sa kusina lang din nang gagaling yung mga tunog. Para daw batang tumatakbo at tumatawa. Dinig na dinig pa raw niya ang yabag ng mga sapatos na lumalapat sa sahig. Kaya napatayo daw siya noon at marahang naglakad papunta sa may kusina. Doon ay wala naman siyang nakitang kakaiba. Kaya inisip niyang baka dahil pagod at puyat din lang siya dahil sa trabaho. Nagmadali na lang daw po siyang kumain at dumiretso na sa kwarto para magpahinga. Pagkahiga niya raw ay nawalan na rin siya ng malay sa paligid. At umaga na nagising. Naikwento niya yung nangyari sa akin nung sumunod na araw. Pero parehas din lang naming inisip na baka pagod lang siya. Pero nung ako na ang makaranas, ay hindi ko mapigilang isipin na totoo na yung naramdaman at narinig ng girlfriend ko dun sa apartment na tinitirhan namin. May 2 linggo naman ang nakalipas simula nang may magparamdam sa girlfriend ko. Saka ito nangyari sa akin. Nagkabaligtad naman kami noon ng shift. Panggabi yung girlfriend ko at ako naman ang sa umaga. Kaya sa gabi ay nasa apartment ako at nagpapahinga. May particular na gabi ron kung saan ay tapos na akong kumain at nakahiga na sa kama sa kwarto. Bukas naman ang mga ilaw at kinakausap ko pa ang girlfriend ko. Break niya kasi noon kaya text-text kami, ganyan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, ay narinig kong may kumakatok sa pintuan. Bumangon ako noon at pumunta sa labas para tignan kung sinong kumakatok. Pero wala pong tao, kaya isinara ko na ulit ang pinto. Pabalik na sana ako noon sa kwarto, nang may makita akong bata sa kusina. Hindi ako maaaring magkamali, Sir Van. Nakakita ako ng batang babae na nakasuot ng damit na itim at nagtatatakbo sa may kusina. Nagtaka ako kaya sinundan ko siya. Mukha talaga siyang tao. Nung makarating ako sa kusina, ay wala na yung bata. Ang naabutan ko lang doon ay yung isang plastic na pinggan na nasa may baba ng lamesa. Hindi ko rin alam kung paano yun napunta ron. Medyo yumuko ako para kunin yon. Pero habang kinukuha ko po, ay may naaninag ako sa ilalim ng mesa. May nakatayo roong mga paa, paa ng bata, at may suot na mga pulang sapatos. Mabilis akong tumayo pero kinilabutan ako ng makitang walang bata sa kusina. Mabilis akong tumakbo nun sa kwarto at nagdasal po ako. Isinuot ko pa nun yung rosaryo na palagi kong baon-baon. Yun kasi ang unang beses kong makaranas ng ganon, kaya nagpanik ako. Kinabukasan po, ay sinabi ko yun sa girlfriend ko at nagpasya rin agad kami na humanap ng bagong apartment. Baka kasi kapag tumagal ay mas lumala pa ang maranasan namin sa apartment na yon.
Magandang umaga po, Idol. Ako nga pala si Ivan, isa sa mga tagapakinig ng channel nyo. Gusto ko lang pong mag-share ng horror story ko sa inyo. Ito ay hindi sa akin nangyari, kundi sa itay ko o sa ama ko. Naikwento ito sa akin ni itay noong mga panahong binatilyo na ako. Tungkol daw po ito dun sa dating kaibigan ni itay. Noon po kasing bata pa lang siya, ay may kaibigan siyang Fred ang pangalan. Magkababata sila at malapit din sa isa't isa na kahit nung tumanda na sila ay nagkikita pa rin sila. Naging pulis po si Fred, which is dati na niyang pinapangarap. Sa kanilang magkaibigan ay si Itay ang unang nagkaasawa, habang si Fred ay hindi pa handang magpakasal. Meron daw inaregalong pares ng mga sapatos si Fred kay Itay. Leather shoes po ang mga yon, mamahalin din. Regalo yun ni Fred para sa kaarawan ni Itay. Ilang araw po ang nakalipas, magmula nung ibigay yun sa kanya ni Fred, ay namatay po siya sa engkwentro laban sa mga NPA nun. Doon na raw namatay sa lugar si Fred at hindi na rin inabot pa sa ospital. Simula po nang mawala siya, ay doon na napansin ni Itay na may pagbabago ron sa sapatos na ibinigay sa kanya ni Fred. Nag-start po yun isang gabi. Naalimpungatan daw nun si Itay dahil naramdaman niyang naiihi siya. Pero bukod doon, ay hindi rin siya makatulog ng dire-diretso dahil pakiramdam daw niya ay may nakatingin sa kanya. Kahit pa sila lang ni Inay ang nasa kwarto at tulog na rin nga si Inay, kaya imposibleng siya ang nakatingin kay Itay. Bumangon daw po nun si Itay para sana pumunta sa banyo. Pero nagulat siya nang makitang nandoon sa may paanan ng kama nila yung leather shoes na ibinigay ni Fred sa kanya. Marumi na ang mga yon at may bahid ng putik kahit hindi pa naman niya ulit yun nagagamit at kalilinis pa lang ilang araw ang nakakalipas. Kahit nagtataka ay binuhat niya po yon at inilagay sa may sala kung saan nakalagay yung lagay ng mga sapatos. Pagkatapos ay pumunta na siya sa banyo. Bumalik na sa kwarto at natulog na ulit. Nagising daw siya kinaumagahan ng tinatapik-tapik ni Inay ang balikat niya. Tinatanong kung bakit daw ipinasok pa sa loob ng kwarto yung maruming leather shoes. Nandoon na ulit yun sa may paanan ng kama. Hindi raw alam ni Itay ang idadahilan nun kay Inay. Kaya walang imik na lang yung inilabas yung sapatos at inilagay sa may sala. Doon na po nagsimula yung mga nangyayari sa bahay. Palagi raw napapansin ni Nainay at Itay na nawawala paminsan-minsan yung sapatos. Tapos kapag hahanapin nila ay hindi nila makita. Pero kapag naman hindi nila hinahanap ay kusa na lang susulpot. Then may isang beses nun kung kailan ay si Inay lang at yung panganay kong kapatid ang nasa bahay. Sanggol pa lang po siya nun. Nasa trabaho naman po si Itay nun. Nasa kusina raw nun si Inay habang natutulog yung panganay kong kapatid sa kwarto. Habang may ginagawa daw sa kusina, ay nakarinig siya ng parang may naglalakad palapit sa may likuran niya. At hindi lang yon, dahil para din daw pong may nagmamasid sa kanya. Sinubukan niyang iwaksi yung masamang pakiramdam nung una. Pero nung mas tumagal na, ay hindi na niya kinaya at lumingon na. Doon po ay nakita niya yung leather shoes na gumagalaw palapit sa direksyon niya. Kaya napasigaw daw si Inay sa takot. Hindi raw niya alam ang sasabihin nun. Kaya nagtatakbo siya papunta sa kwarto ng kapatid ko at kinuha yon, sabay alis sa bahay. Noong makabalik po si Itay kinahapunan, ay naikwento ni Inay yung nangyari. Nagdesisyon sila noon na itapon na yung sapatos o di kaya ay sunugin dahil naisip din nilang baka nakasunod pa ron yung kaluluwa ng kaibigan ni Itay. Hinanap po nila yung sapatos pero hindi nila yun matagpuan. Inabot na sila ng gabi bago yung nakitang nakatago sa may cabinet sa may kusina. Ni hindi nila alam kung paano yung napadpad doon. Noon din ay isinilid po nila sa sako yung sapatos at itinapon sa malayo. Kinabukasan,
ay sinadya raw ni Itay na lumiban muna sa trabaho para bumisita sa libingan ni Fred. Nagdala pa raw siya ng mga bulaklak at kandila. Mabigat daw ang pakiramdam niya noon at masama rin ang kutob niya dun sa pagpaparamdam ni Fred gamit yung sapatos na ibinigay sa kanya. Siguro daw ay may gusto pa siyang sabihin kay Itay na hindi na niya magawa dahil wala na siya. O baka naman ay hindi niya patanggap yung biglaan niyang pagkawala. Ang sabi kasi ng mga matatanda ay ganun daw ang mga kaluluwa kapag bigla ang nawala dito sa mundo. Magpapabalik-balik daw sila sa mga lugar kung saan sila minsang nagpunta o pupuntahan yung mga kakilala nila. Hindi raw sila matatahimik hanggat hindi natatanggap yung pagkawala nila o kung may hinihintay pa sila at may gusto pang sabihin sa mga naiwan. Siguro yung gustong sabihin ni Fred ay hindi na malalaman pa ni Itay. Pero nakakatiyak naman daw siya na hindi niya makakalimutan yon kahit pa mawala na siya. Pasensya na po at napahaba na itong email ko sa inyo, Idol. Sana ay pagtiyagaan niyo pa rin basahin. Maraming salamat nga po pala. And God bless po. Good morning po, Sir Van Malik. Itago nyo na lang ako sa pangalang Emirs. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng karanasan ko sa inyo tungkol sa kababalaghan. May ilang taon na rin ang nakalipas simula nang mangyari ito. Matipid po ako simula pagkabata pa lang. Palagi akong nag-iipon at kung maaari ay mura lang ang binibili kong mga kagamitan. Siguro kaya hilig ko ring palaging mamili sa ukay-ukay. Bukod kasi sa mura na ang mga bilihin, ay maganda pa minsan ang quality ng mga damit at iba pang mga gamit. Doon ako palaging nagpupunta, kahit noong nasa college pa lang ako. Doon ako bumibili kapag may mga kailangang damit sa university, kapag may mga paparating na events. Yun bang mga damit na may iba't ibang kulay at nakadepende pa sa kurso mo ang susuotin? So far ay nag-e-enjoy naman ako. Hanggang sa isang araw, ay nagsimula na yung mga kakaibang nangyayari. Hindi lang sa akin, pati na rin sa mga kasama ko sa bahay. Nasira po ang sapatos ko noon. Yun bang rubber shoes? Hindi na siya maaaring maayos pa. Kaya sinabihan na ako ni Mama na sumaglit muna sa bayan at bumili. Lalo na't kailangan ko sa susunod na mga araw. Pumunta po ako noon sa bayan. Pero sa halip na dumiretso sa mga normal na tindahan ng mga bagong sapatos, ay nagpunta ako sa isang ukay-ukay kung saan ay may nakapaskil sa labas na new arrival ang lahat ng mga damit at mga gamit o yung mga bagong dating lang dun sa tindahan. Agad po akong pumasok noon at nagtungo sa lugar kung saan ay maraming nakahilerang mga sapatos. Iba't ibang klase ang mga nandon. Kailangan ko lang mamili ng maayos dahil yung iba ay may mga sira na at yung iba naman ay kulang lang sa laba. Ang nakakuha ng atensyon ko noon ay yung isang kulay itim na may halong kulay puti na sapatos. Nandoon yun sa may bandang gitna. Ganun po kasi ang design na gusto ko kaya mabilis ko yung kinuha para tingnang mabuti ang itsura niya. At nung makitang kulang lang siya sa laba at sakto pa sa sukat ng mga paa ko, ay agad ko nang kinuha at dinala sa counter. Nagbayad lang po ako noon at dumiretso na pauwi. Pagka-uwi ay hindi na ako nakapagpahinga dahil dumiretso na ako sa banyo at nilabhan yung sapatos. Pinupuri pa nga ako ni ate at ni mama dahil maganda raw po yung napili ko. Pagkatapos kong maglaba ay isinampay ko lang siya sa labas. Tapos kumain na at nagpahinga dahil gabi na rin. Kinabukasan, mga bandang alas 5 ay nagising na po ako. Sanay na akong ako palagi ang nauunang magising kesa sa mga kasama ko sa bahay. Magkakape lang po ako noon nang mapansin kong may sapatos sa may lamesa sa sofa
kaya agad akong lumapit doon. Pagkalapit ko, ay nakita ko yung sapatos kong nilabhan na naroon. Malinis na at halatang bagong laba. Tapos may sintas na rin, yung isusuot na lang talaga. Sir Van, natuwa pa ako noon. At ang sabi ko pa sa sarili ko ay, sino naman kaya sa pamilya ko ang dinalaw ng anghel ngayong umaga at inayos tong sapatos ko? Kinuha ko na lang yung sapatos noon at dinala sa kwarto. Nagkape po ako at nang magising ang mga kasama ko sa bahay maya-maya, ay hindi na ako nakapagpigil na magtanong kung sinong nag-asikaso ng mga sapatos ko. Tinanong ko nun si ate, si papa at si mama. Pero ni isa ay walang umamin sa kanila. Ako nga raw ang pinakaunang nagising. Kaya ako lang ang pwedeng mag-asikaso ro ng ganong kaaga. Hindi naman pwedeng kahapon dahil basa pa yon. Nagtaka din po ako nun. Pero binaliwala ko na lang dahil may kailangan din akong puntahan ng araw na yon. Pagkatapos kong kumain na umagahan, ay naligo na ako at nagsuot ng shirt ng department namin dahil may kailangan akong asikasuin sa university. Ang partner din ng shirt at black pants ko ay yung sapatos na nabili ko. Noon pong isuot ko yon, ay hindi ko alam pero parang saglit na namanhid yung mga paa ko at umayos din naman maya-maya. Kakaiba lang yung pakiramdam. Dahil hindi naman ganun kapag nagsusuot ako ng iba kong mga sapatos. Fast forward. Nakarating po ako noon sa university at nag-proceed ako sa mga kailangan kong gawin. Habang naglalakad ako noon sa hallway, patungo sa isang room, ay nagulat ako nang naramdaman kong biglang sumikip yung sapatos ko at parang pinipirat po yung mga paa ko. Idagdag mo pang parang may gustong pumutol sa mga daliri ko sa paa sa sobrang sakit. Kahit gano'n na yung nangyayari, ay pinilit ko pa rin maglakad. Nang maya-maya ay hindi ko alam pero parang nahihirapan akong kontrolin ang mga paa ko. Para bang nung mga sandaling yon ay hindi ko pa ang gamit ko. Mabilis akong naglakad ng tuloy-tuloy at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kinakabahan na ako noon nang bigla na lang akong mauntog sa pader kaya napaupo ako sa may semento. Mabilis namang lumapit sa akin yung guard na naroon sa hallway na yon at tinulungan ako, Sir Van. Pagkatapos noon ay bumalik sa dati yung pakiramdam ko sa sapatos. Naging komportable na ulit ako at hindi na masyadong sumasakit yung mga paa ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero ipinagpatuloy ko na lang ang kailangan kong gawin. Mga bandang alas 3 ng hapon ay umuwi na po ako. Dumiretso ako sa bahay at sa kwarto ko para magpalit. Nung huhubarin ko na sana yung sapatos, ay nagulat ako dahil sobrang higpit po niya sa akin. Hindi ko siya mahubad-hubad. Para bang may kumakapit na magnet sa mga paa ko. Kung ano-ano ng posisyon ang pinaggagawa ko noon, pero hindi ko talaga makaya. Bumalik na naman yung kakaibang pakiramdam at parang pinipirat na naman sa sakit ang mga paa ko. Paiyak na po akong tinawag si mama. Tinulungan niya akong alisin yung sapatos. Pero bago pa yun maalis, ay hirap na kaming dalawa. Napansin din siguro ni mama na may kakaiba dun sa sapatos, lalo na nung hubarin ko yon at mamula-mula na ang mga paa ko. Inutusan ako ni mama na itapon na yung mga sapatos, Sir Van. Baka raw kasi nakasunod pa dun yung may-ari at hindi ako tantanan. Sa okay pa naman nabili. Inilagay ko lang sa lagayan ko ng sapatos sa kwarto yon. At sinabi ko sa sariling mamaya pagkatapos kong kumain ng merienda ay itatapon ko na yun sa labas. Pumunta ako nun sa may sala at nagme-merienda kasama sina mama at papa. Maya-maya ay lumabas si ate galing sa banyo na bagong ligo lang. Pupunta raw siya sa mga kaibigan niya. E di wala lang naman yun sa akin. Nagkukwentuhan lang kami. Nang maya-maya ay nagulat kami ni mama nang lumabas si ate suot-suot yung sapatos na nabili ko sa ukay. Tinanong niya ako kung pwede ba raw mahiram dahil sakto din lang naman sa mga paa niya. Ewan ko ba dyan kay ate?
Manghihiram lang kung kailan suot na. Agad yung pinahubad sa kanya ni Mama at sinabi yung nangyari sa akin. Nasermonan pa nun si Ate dahil hindi raw po nagtatanong. Habang nagsisermon si Mama, ay bigla na lang pong sumigaw si Ate at napaupo sa may sahig. Paulit-ulit niyang sinasabi na para daw pong may pumipilipit sa mga paa niya. Sobrang sakit daw po, Sarban. Mabilis kaming lumapit nun kay Ate para tulungan siyang hubarin yung sapatos. Pero nahirapan po kami. Hindi namin yun matanggal sa mga paa niya. Bawat minuto ay mas lumalakas pa ang pag-iyak ni Ate dahil parang may kumakalmot na raw sa mga paa niya. Pagkatapos ng ilang subok ni Papa ay naggawa niyang hubarin yung mga sapatos. Doon ay nakita naming puro kalmot at sugatan ang mga paa ni Ate. Dumudugo pa yung balat niya at may isang kuko pa nga siyang nasira. Hindi halos makatayo si Ate noon, kaya kinailangan pa namin siyang alalayan, Sarban. Ang ginawa ni Papa noon ay kumuha ng lighter at sinunog sa likod ng bahay namin yung sapatos. Hindi siya umalis doon hanggat hindi yun natutunaw. Ang sabi ni Papa ay sa ganong paraan lang daw matatahimik ang pamilya namin at doon din lang matitigil kung anumang elemento ang nakasunod sa sapatos na yon na nabili ko lang sa ukay.